Okay, ito naman, second part, yung sirang plaka ng DOTC at iba pa. Ano yung tugtog na sirang-sira na yung corruption? At ngayon, talagang laganap itong usapan na ito tungkol dyan sa license plates o yung mga plaka. Kung saan tayo, igigisa sa sariling mantika natin 10 times over. Paliwanag mo nga, Ajay, what's happening? Alam niyo po, nung nakarang 2012 po, nagtulak ang DOTC ng isang modernization program. Sabi nila ay upgrade daw nila at gagandahan itong mga plaka. May mga security features kakaiba. No? Pero sa nangyari at lumabas dun sa buong resulta nito, ay lumabas ang katotohanan na merong kumita dito sa plaka na ito. Number one, hindi po ito dumaan sa demokratikong konsultasyon. Halimbawa po kayo, Kuya Jojo, Sir, kahit meron kayong mga lumang plaka sa inyong sasakyan, otomatiko dapat yung palitan niya. Papalitan, oo. Kahit kayo nakapagbayad na dun sa unang yung plaka. So, nagtataka yung mga car owners ngayon, bakit namin papalitan? Bayad na kami. Magbabayad kayo uli ng 450 pesos. Kung isipin nyo, 450 pesos lang naman pala eh. Pero ilang million po ba ang mga bihikulo dito sa ating bayan? Ano po? Hindi yan, bababa ng 6 na milyon. At itong motor vehicle plate standardization program na ito, ay nagkakahalaga po ito ng 3.8 billion pesos. At ito po ay sa bidding, nanalo po rito ang isang dayuhang kumpanya. Anong pangalan? Ito po ay anyway, power plates. Ah, ano po? Okay. Yung power plates po ay nakipag-tie up yan sa isang Norwegian company. Mm. At itong Norwegian company na ito ay maliit na kumpanya lang din naman ito sa Norway. Mm. Ano? Ang malungkot po nito, itong plaka na ito ay meron lang itong original na pondo na 187 million pesos. Mm. Pero bakit nagkaroon ng 3.8 billion na pondo para rito. Pero hindi pa yan galing sa bayad natin? Hindi pa po. Hindi ito po'y po galing po sa GIA. General Appropriations ng Kongreso. So budget ng gobyerno? Binigay ng gobyerno ang pondong ito sa LTO. Mm-hmm. Pero ang pondo nga lang na binigay nung taong 2013 ay 187 million. Mm-hmm. And then biglang naging 3.8 billion. So saan kinuha ng LTO para pondohan yung proyekto? Kinuha niya po 'yan dito sa isang programa rin ng LTO na kung saan ay wala namang koneksyon dun sa plate standardization. Kinuha niya ito sa Vehicle Registration and Driver's Licensing Regulatory Services na nakakalaga ng 4.4 billion. Doon niya ginagil yung pondo dahil wala ngang pondo so, para sa plaka. Misappropriation yan, misallocation. Opo. Diba? Bukod pa dito sa usapin na pinersa ito sa mga motorista na magpalit kayo ng plaka. So, ngayon, halimbawa po, ito, meron akong hawak na isang rehistro. Ano po? Itong rehistro na ito ay noong Enero pa. Na hanggang ngayon, ay hindi po nai-issue yung plaka doon sa may-ari ng sasakyan. So, ano pong ibig sabihin? Sino ang nangangapital sa plaka? So, yung may-ari ng sasakyan, nag-advance payment. 8 months na, wala pa po yung plaka. Ginagamit na yung pera niya. Opo, parang sa Meralco, parang sa tubig. Laway kapital. Laway lang po yung kapital. At lumabas po doon sa huling investigasyon sa Senado, sa komite ni Senator J.V. Ayers ito. Naku po, alam niyo po ang nangyari. Lumabas doon, sinabi mismo ng hepe ng LTO, binigyan na ng pondo etong power plates na 400 million pesos bilang mobilization fund. Alam niyo po kung kukumpute niyo yung 400 million pesos divided by 450 pesos, lalabas po ito ng 888,000 of new plates. Meron ka ng 400 million,
8 buwan, itong resibo na ito hanggang ngayon, ay hindi pa ho natatamasa nung bayad na ng motorista. Oh, there are two funds we're talking about. Yung binayad ng motorista, tapos may pondo pa from GAA. Tama po. Oh. Marami pong nagagalit dun sa issue mismo ng plaka. Pero dapat nating tignan ng maigi yung malalim. Ano ba yung main issue? Ang tingin ho ng UFCC sa issue na ito ay balikan yung kontrata. Dahil yung kontrata, una, maanomalya. Sino ba ang nasa likod ng kontratang ito? Sino ba ang nagtulak? Inaprubahan po ito mga year 2012, December 2012. Nasa transition na po niyan nung panahon ni Abaya. Nakaupo na si Abaya doon. Pero sino bang nanggaling sa posisyon ng DOTC na yon? Yun po ay si Secretary Marrojas. Kaya si Marrojas po, maaari nating masabi na isa siya sa mga nagtulak nitong proyekto na ito para palitan ang lahat ng plaka ng mamamayang Pilipino nang hindi man lang nagkaroon ng malawak na konsultasyon. Kahit nga po yung mga ibang cabinet members, yung mga ibang politiko, nagre-reklamo rin eh. Ano po? Dito sa polisiya na ito. Hindi ko katulad nung dating plaka, 2 buwan lang, makukuha na po ng motorista o ng consumer yung kanyang plaka. Ano bang special sa technology ng plaka? May stamping yan eh. Mechanical stamping yan eh. Ano? Ganyan lang yan. Ang sinasabi po nila ganito, yung dito sa bagong plaka na ito, ay meron pong security feature na pag meron silang tinatawag na parang gun scanner. Pag binaril mo yung gun scanner sa plaka, lalabas na dun sa computer ng LTO kung ito ay kung anong background niya. Pero don't forget na hanggang ngayon yung issue ng Stratcom dito sa computerization RFID. Ay hindi pa ho under question pa. So ano yung sinasabi nating new security features? Malinaw, it's a gimmick, another trick to make billions and billions. But i-trace natin ano yung ano dadaan yan sa budget Department of Budget, yung GAA. Sino nandiyan? Si Abad. So kasabot yan. Sinong nagsimula ng proseso? Marrojas, na inaprubahan niya. Ano? And then, pinasa kay Abaya, ini-implement ni Abaya. Pero before that, dadaan niyan kay Abad, yung GAA. Tapos yung mga bagong mga pakailangan magpalit ng plaka and so on, ano, LTO initiative lang. Opo, yan. Opo, LTO na po. So, kasabot din yan. Opo. Ano? At kung titingnan niyo po rito, bukod sa 450 pesos, nakakarga rito yung cost of sticker. Sa kontrata po kasi, pag binili mo yung plaka, kasama na yung sticker. Pero nakapagtataka, dito sa resibo ng LTO, bakit merong binabayaran ang mga motor owners natin, motor vehicle owners natin, na additional 50 pesos na sticker para sa cost ng sticker. Mm. Samantalang inclusive na yon sa 450. Mm. Ano po? So, kaninong bulsa kaya mapupunta yung 50 pesos? Hindi ho natin alam kung ito'y magagamit sa darating na eleksyon. Kay Marrojas, ano kay Noynoy, at itong Liberal Party. Kaya po nakakalungkod dyan, ginagarantihan pa ng gobyerno sa halagang 3.8 billion yung isang maliit na kumpanya para gumawa ng milyong-milyong plaka. Ano po? So, isang issue lamang yan sa DOTC at Jojo, LTO. Jojo, tularan mo si RJ, malungkot ka na lang, huwag ka magalit. Yung lungkot, hindi masyadong pressure sa heart. Nagdagan yung galit ko eh. Wala na bang kwa dito? Ay sir, baka mag-renew kayo ng inyong lisensya. Ultimo lisensya nyo, ay may problema. Hanggang releasing po ng mga bagong mga lisensya ngayon, o kahit yung mga lumang lisensya, matagal po yung renewal. Ultimo yung plastic, matagal hong ibigay sa inyo. So magmamaneho kayo dun sa luma yung pero magbabayad din tayo. Advance ka na naman. Oh. So again, hindi ho natin maintindihan, mukhang sa administrasyon na ito, ay nauso talaga yung mga advance collections. That's also sa kuryente, ganyan din ha. Yung prepaid electricity. Another gimmick advance yan. Advance ka pa, hindi mo nakuha. Hindi mo pa nakuha. Pagpahuli ka na lang ng kaibigan mo na pulis para may TOP ka, pero babayad ka na naman. Temporary license. Temporary license. At ito po, ano? Ito po, press na press, unang-una sa inyong programa. Sa darating na Oktubre, ang lahat po ng driver ng mga pampublikong sasakyan ay kinakailangan mag-undergo ng isang linggong training. At ang magte-train yan ay ang TESDA.
Pero ang training na ito ay hindi po libre. May bayad si na kawawang naman. Driver ay magbabayad ng 4,950 pesos. 4,950? Ay, kala ko ho, oh, eh, siya yung mag-init ng ulo. 4,900? Baka kinakailangan ka, no, mento. Ako naman magkalma. Sandali, magkakapin mo na ako. Kaya, ang kawawang 2.9 million na mga drivers natin, paano natin taxi driver, can we rally, jeepney driver, can we rally the drivers against that? Eh, well, sino head ng TESDA? Si ano po? Si Secretary Bilanueva? Mga Senator Bilanueva. Ah, kala ko madasalin yan. Kala ko madasalin yan. Baka nakaipit yung pera doon sa dalawang... Alam niyo po, ano ba ang background ng batas na ito? Ano po? Alam naman natin na matindi ang mga sakuna ng aksidente sa kalsada. Pero hindi naman ganyang kadami statistically. Milyon ng mga drivers. Hindi naman tayo natutuwa sa aksidente, pero ilang dosena, isang taon. 4,950 po. Times 5. Ilang milyon yan, bilyon-bilyon na yan. Kung meron tayong 2.9 million na drivers sa Pilipinas, i-multiply nyo po yon. At sila ay kinakailangan pumasok sa loob ng isang linggo. So, ibig sabihin, si tatay na nagmamaneho ng mamasada ay kinakailangan mula 8 to 5 ng umaga mag-training siya. Ano Pero, po? Ano mo mangyayari niyan? Bayaran na lang. Wala nang training. Okay. Meron din. Okay. Punta tayo doon sa walang doon sa bayaran. Three weeks ago, kami po ay tumungo sa ombudsman para idemanda ang LTO. Dito sa issue ng non-appearance. Hmm. Ano yung non-appearance? Ito yung motor vehicle inspection. Ano po? Eh, lahat po ng mga sasakyan, kinakailangan mag-smoke belching. Test. Ano po? Magbigay ka lang 900 pesos, non-appearance. Ano po? Yung plaka mo, automatic, yan okay okay na. Ibibigay na sa iyong dokumento. Kaya, ito ang inabot ng Republika ng Pilipinas, si Ondoy, si Yolanda, bunga po ng pagkalaso ng hangin. Dahil ang LTO at ang DTI ay hindi ginagampanan yung kanyang tungkulin para proteksyonan na malinis so, na hangin. So, magbayad ng 900, hindi na i-inspeksyonan yung emission mo. Opo. So, ilang million uli ang mga sasakyan na ito. So, kaninong bulsa uli na pupunta yung 900 pesos? Kaninong bulsa kaya sa LTO? May kaparty kaya rito ang DOTC? Alam ba ito ng DOTC? Nangyayari alam ba ito? Alam mo, naisip ko nga, yung 5,000, halos 5,000, yung one-week training, ano? Kung yun, maipon lang ang driver, palitan lang yung gulong na kalbo, that will be better for the safety of yung mga pasahero kaysa mag one-week driving, Deson. Matatagal na ding nagda-drive yan. Alam niyo po. The important thing is the poison. Ayun, that's other issue that's nga. Other thing. Okay. Alam niyo po, yung hangin... By the way, yung poison, yung I talk to a Shell executive, yung quality ng diesel natin dito talagang masama din. Okay. Ano? The cheapest form of diesel ang pinapadala sa atin. Kaya, so, corrupt din yang dambuhan ng oil companies. Kaya nga kasama po, yan sa meron problema. Pong pananagutan ng Department of Trade and Industry rito. Bakit pinapayagan ng DTI na maglipa na ang mga ganitong klaseng produkto na hindi naman po Euro standard, no? At syempre, itong mga car manufacturers naman, gusto nila na tapunan tayo ng mga hindi po pasado sa standard, pero sa Japan pwede. Sa ibang bansa pwede nilang magamit yung Euro standard na yun. Pero rito, hanggat may stock sila, bibilin lang natin. So, kawawa tayo. Kaya ang Metro Manila, okay, polluted. The question now is, how do we stop this driver's lessons na to? Kasi sobrang kalokohan ito. Ang dapat siguro, i-subsidize ng gobyerno itong training na ito. Dahil, alam niyo po, importante rin po yung training. Dahil itong batas na ito, yung anti-drunk law na ito, nakalagay po kasi doon na kinakailangan mag-training lahat ng mga driver. Lalo-lalo na sa pampumbligong sasakyan. Pero ang question na lang dito yung cost. Bago sila makakuha ng lisensya, dapat tested na yan eh. So it is not justified at all, well, to my mind. Ano? Tama po kung, kayo. Kung sabihin nila, mag-retesting. Okay yung retesting. Pero yung magbabayad ng ganyan for 1 week. Una-una, yung isang kahit isang tuka ang jeepney driver. Kung hindi makatrabaho ng isang linggo, isipin mo yung... Ina-anticipate ko po na sagot ni Secretary Joel dito. No?
Eh, pumunta ka doon sa mga private driving school. Magkano bang ano diyan? 8,000 pesos. Hmm. Sabihin niya, eh, almost 50% ang baba ng cost. Well, the point cost is, yung mga pumupunta sa student driver school, beginner students, beginner drivers opo, yan. Opo. Ito, mga nagmamaneho na, ipapatesting ulit, papatraining lahat. Ulit. It doesn't make sense. Lahat po. Kaya kung kayo'y taxi driver, jeepney driver. Kung yan ang kanyang nakukuhang enlightenment sa kanyang pinagdadasalan, eh anong klaseng Diyos niya yun? Kaya, diba? Kaya kung, alam ko na, yung Diyos na pera. Yun. Kaya tignan ho natin ng maigi. Sinasabi na sa tuwid na daan, so sa issue ng plaka, sa issue ng... tuwid sa bangin nga eh, tuwid sa bangin. Okay, sa tubig. Well, we are running out of time. So, ano update sa tubig? Ngayon po, nakatanggap tayo ng liham 2 days ago. Itong liham na ito ay tungkol ito sa National Irrigation Administration. Dahil yung Bustos Dam po ay i-rehabilitate na. Pero question po natin itong 1 billion project na ito. Bakit natin to dapat questionin? Kasi po, ang Bustos Dam ay sinasabi po nila na ito na raw yung replacement project dun sa 15 cubic meter per second na kinolekta sa mga water consumers since 2008. Nagkakalaga po ito ng 5.7 billion pesos. So nasa bulsa ng kumpanya nila Pangilinan at kumpanya nila Ayala na advance sa kinolekta na wala pa po yung project. Imagine ngayon ay 2015 but they started to collect in 2008 for that 15 meter cubic second replacement project. Ano ba yung project na 15 cm? Kinuha po sa mga magsasaka ng Bulacan yung tubig para i-channel sa Metro Manila dahil nagkaroon po ng tinatawag na tagtuyot nung mga panahong 1993, 1994. No? At nung mga panahon na yan, i-channel yung tubig na yan. Kaya ngayon, sabi ng MWSS, ibabalik na namin sa NIA. No? Pero, dapat replacement. Ang ginawa ko nila, ni-rehabilitate nila ang Bustos Dam. Dahil po ang Bustos Dam, kadugtong niya ang Angat Dam. Nasa itas po ang Angat Dam, pababa ang tubig ng Bustos Dam. So, hindi ang replacement. Dati nang meron ang Bustos Dam. At bakit 1 billion? Saan kinuha yung 1 billion? Kinuha po ito sa concession fees ng MWSS galing ng Maynila at Manila Water. Pero teka, nakakolekta na ng advance ang mga kumpanya ng Maynila at Manila Water sa 15 meter cubic per seconds na para sa replacement sana na ang Bustos Dam na raw ang replacement. Pag sinabi po nating main ng replacement, dapat ang main source ng water ay hindi manggagaling ng Angat Dam. Dapat kumuha sila ng other sources of water for the farmers of Bulacan. Yun yung concept noon. Pero ngayon, niluluto na naman nila yung proyekto na ito na raw yung nakolekta at sinasabi nila na na pamalit. So hindi ho ito pamalit. Ito ay isang bagong pangdedenggoy na naman sa ating mga water consumers dahil konektado po ito sa kaso na i-file namin last year sa ombudsman kay sa 54 na mga individual, kasama dyan si Pangilinan, sila Ayala, sila Consunhi, maraming mga bilyonaryo, maraming mga oligarchs kasama sa kaso na yan. Dalawa yung kaso na yan. Yan yung 15 cm at yung isa yung Laybandam project. So, CMS means cubic meter per second. So, ibig sabihin po, niloloko tayo at mas dalawang beses tayo nag-isa. Hindi lang diba? Ho. Sabi ko tatlo something po. Beses. Tatlo lang. Tatlong beses. Itong mga oligarch nito okay. Eh. Paano po? Talagang ginigisa tayo several times. Paano po nangyaring tatlo? Una, nung kinuha yung tubig, libre naman si Maynila at Manila Water, wala siyang binabayaran sa Angat Dam at wala siyang binabayaran sa MWSS. Pangalawa, ano po? Nag-advance collection siya sa 15 cubic meter per second. Ano po? Nasaan yung pera? 5.7 billion. Ikatlo, nag-advance collection din siya noong 2008. Laybanda, magkano po? 54.4 billion pesos. Wala pa yung project. 54.4 billion pesos. Hindi kaya ito yung pera na ginagamit pang negosyo sa kuryente? Hindi kaya ito yung pera na ginagamit na bubuksan nila para sa MRT project? Hindi kaya ito yung mga pera na gagamitin nila para sa mga iba pang mga
public utilities ito, na dapat pondohan? Ito ang pera na pinasok din nila doon sa bagong planta ng kuryente sa Singapore. Yes. Sa bubuksan nila sa Vietnam. Yan ang mga project nila, nilalabas nila. Kasi yung kuryente na project nila, kinukuha rin sa atin in advance. Balik tayo sa yung CAPEX na... CAPEX na 20 billion. Capital expenditure. Capital na hinihingi for 2016. Overpriced yan by 400%. Mm-hmm. Okay? Babayaran ng consumer ng... Makukuha nila yung overpriced, but still... the consumers will pay for the total amount. Mm. So, meron na siyang capital para sa ibang negosyo niya. Mm. Yan ang ginagawa nila. Okay. So that they have projects like the Cavite project. Calax. Yung ano yung project Calax. Na yan? Calax. Iba ka naman ito ay galing sa mga overpriced na overpriced yan. Check okay. Yan. Oh, nilalaro-laro na nila. Oh. Paglagay naman doon, Laway Capital, kukubra naman sila sa pair na pagdaan-daan dyan. Yeah. So, we are cook kayo 3 times sa tubig, cook tayo 3 times sa kuryente, cook pa rin tayo kasi babayaran natin yung mga highway na yan, lahat mo yan eh. We are cook several times. Ang daming matinik na cook itong bansa natin. Okay. Ha? Well, yan ang sirang plaka sa lipunan natin, no? Corruption ng mga oligarchs. And this is a problem with this grand privatization. Ano? At dahil nga sabi, privatized na, huwag na kayong makialam, kayong publiko. Ano? Dahil private kami, efficient kami, hindi kami corrupt. Walang katotohanan dyan. Ha? Pero kami ano ba yung realidad? Ngayon, papasok ang 2016. May niluluto ngayon ang mga malalaking kumpanyang ito na mga manok nila. Pupondohan nila para pag-upo niyan ay maiupo sa DOTC, sa MWSS, sa ERC, at mga iba pang mga posisyon. Yung mga bata ng mga oligarchs, ni Ayala, ni Pangilinan, ni Lopez, etc., ni Aboitiz, Alcantaras. Yung mga bata sa religious groups. Ngayon po, pag nakaupo at nagkaroon ng mga investigasyon, sasabihin ng mga negosyanteng ito, hindi kami ang corrupt. Ang korap si Binay. Ang korap yung mga politiko. Ang korap yung hindi kaming mga negosyante. Pero kanino ba galing ang perang sila ito? Ang galing po sa kanila. Kaya sa sarswelang nagaganap ngayon sa politika ng ating inang bayan, sa sarswela kay Po, kay sarswela kay Binay, at kung sino mang mga politiko na yan, saan nila kinukuha yung kanilang media advertising nila? Kaya wala sino isa sa kanila dyan? Ang nagsasalita tungkol dito sa mga issue na to. Jojo, we have 1 or 2 minutes last. The problem is, we are very loud about this. Mm. We know what we are doing. However, it's not printed. Mm. Walang media na pumupunta doon. So, the people are not informed. Kung merong dito lang, maraming nakikinig din sa atin, but It's not enough for the people to... Let's just wait and have patience. Sasabog din ang bulkan. Sasabog din ang bulkan. Ano? At yung nasa tuktok niyan, lahat po yan, mapapatalsik dito. Ano? At sa outer space na siguro makikita sila when that time comes. So we have our last 30 seconds. Magpasalamat na lang tayo sa audience because wala na tayong maihahabol. No more time. No? So maraming salamat po. Please keep thinking about this. Keep tuned in. Para alam nyo yung mga tricks nitong mga electricsters, water tricksters, and itong mga siramplaka ng corruption nitong mga nagaharing uri. Mabuhay and have a good weekend. Laban.